Hi, for the blog insert. So, isa lang ba na, no, na nag-survey kami as ano, as ahente para dun sa product ng ano, ng frozen product. And then, yung comparison ng presyo, and then yung lasa, yung dami. Tapos, nag-interview ng mga sari-sari store na nagtitinda ng mga frozen food. So, okay naman. And then, experience ko yung sinakyan kong motor, ang bilis ng ano, speed namin, 83 kilometer per hour yung bilis. So, maganda kasi yung daan dun sa ecotourism, pero kinakabaduan ako dahil isang pagkakamali lang dun, natching ako. Bali-bali ang buto namin. So, umitiwala naman ako dun sa, ano, sa driver. And then, ayun, experience din. So, ano, may narutunan, may nalaman, malaking part ng buhay ko yung makasama sa mga taong may matutunan ka. Kasi pag wala ka kasi yung nakakasama ng tao, yung diskarte, paano, kasi minsan kasi sa pagiging empleyado, nandiyan yung ano, yung kahit mga babae, kahit mga lalaki, kahit na makita mo sa opisina mo, religyosong tao, paladasal, palahap ng Santo Rosario, meron ganyan tao eh. Pero pag kasama mo sa opisina, meron bagang tipong ano, kasabihin mo talaga na, kahit ikaw ay isang taong ordinaryo lang, o may posisyon ka, wala, tang inang yan, kupal yung babae niyan, ay tang inang yan, kupal yung lalaki niyan. Kasi talagang sa mga opisina may nangyayari yung gano'n na nagsasalita ka ng ano. Pero hindi mo naman pwede sabihin na harap-harapan yun. Nasasabi mo lang yun sa ibang tao, maaaring sa asawa mo, maaaring sa kaibigan mo. Kasi sa opisina meron dyan mga issue, intriga, ano. Meron talagang gano'n na akala mo napaka-religyoso pero magaling lang kapag meron kang kailangan, kapag bawa yung tao may kailangan lang sa'yo, magaling lang siya, dumapit siya, pero pag nandun na, hindi mo na maasahan, tangina ka, magaling ka lang kapag may kailangan sa akin. May mga ganun talaga, hindi na mawala yan sa buhay ng tao. And then, kaya ako, hindi ako tumagal sa mga, ano, sa mga kumpanya, kasi ano, okay, madali akong ano, sumamaan loob, magalit, tapos ayoko nung, kaya siguro ano, nung maganda ng trabaho ko, kumikita ako ng 500 a day, tapos pag natapos yun, na-test ka ng 6 months, magiging regular ka na. So, hindi rin ako tumagal. And then ako naman, umalis ako dahil sabi ko, kayong 500 a day, kaya ko din kitain yun. Pero, siyempre, dumating sa punto na mas pinili ko pa rin yung pagiging ano, pangulo ng solo parent. Then, okay naman siguro, kaya ko na makarakas. Pero deep inside, nahihirapan din ako sa buhay ko na iba yung may sarili, talagang sure income ka na dating na saludo kinsa sa katapusan. Kaya, pag kasi kinsa sa katapusan, yun yung mga regular, regular mga, dati kasi pag 20, ang sahod mo sa kada buwan, 20 at saka 5, yun yung mga regular, pag kinsa sa katapusan, yun yung mga ano, casual. So, ano, sabi ko okay na rin. Hindi sa ano, sa kumpanya may mga iba't ibang ano, kahit magaling, maganda yung status o ng isang company, minsan may mga problema sa mga ahente, sa mga tauhan. Minsan parang ano to, pagaligan. Kaya ako noon, sabi ko pag ako nagkaroon ng financial o ano, sarili kong negosyo, ako na yung magiging handsome ako, magiging mabait ako sa mga tauhan. Kasi naisip ko talaga yun, yung naging simula din ako, nag-iba't ibang trabaho na yun, napasukan ko, kailangan mo na ano, yung approach mo sa customer, yung focus ka, yung oras mo, kasi bawat oras pag nasa empleyado ka ng isang company o school o kaya ay construction o ano man yung trabaho, kasi ano, 8 to 12, 1 to 5, yung bagang ibigay mo na yung best mo, kung ano yung sweldo binabayaran sa'yo, tumpasan mo ng ganun yung trabaho, kaya ba sobra pa.
Ako, ano nun, hindi ako tumagal kasi, ano, may mga, ano, mga sip-sip, may mga ganyan klase ugali. Kaya, minsan yung, ano, yung, ibagang may mga kasama sa trabaho na parabang, ano, parabang, mga ganun klaseng ugali talaga. May iba, tumataga sa kumpanya. Ang pangyayam na, basta sumawad ako, wala akong pakailan sa'yo. May mga ganun eh. Kaya hindi rin talaga ako tumagal. So sabi ko, ano, yung sa mga nakakarap kong iba't ibang klaseng tao, naging maging kaklasmit ko, yung mga tungkol sa pag-aaral namin ng agriculture hanggang sa yung mga past na na-experience ko, sabi ko, naging masaya naman ako. And then, yun nga lang, sa buhay, hindi din ako naging matagumpay kasi wala talaga akong financial, wala akong capital. Discarte lang talaga. And sabi ko, ay dito ako sa politiko para makapagkaroon ako ng trabaho. Pero ang hirap din eh, kasi naging pangulo ako. Kasi pag dumikit ka, ay ano yan, ganyan. Alam mo naman, mahirap din talaga. Kaya ako sabi ko, dating araw na magtatagumpay ako sa sarili kong pagsisikap. Magbagang nagtagumpay ako na wala akong nialapit ang tao, wala akong kamag-anak o kaibigan, sa sarili ko lang. Kasi ang hirap kasi magkaroon ng utang na loob talaga. And happy na rin naman ako sa buhay ko, pero dating yung time na yun lahat ng pinag-aralan ko paano magsimula ay ano, mararating ko sa buhay ko. And kasi through mga tao din na naging bahagi ng buhay ko, may mga part din na yung mga idea nila, yung mga nalalaman ko, salamat din ako kasi naging bahagi sila ng buhay ko. Yung mga naging kasama ko sa trabaho, mula noon hanggang ngayon, mga nakakasalam mo ako tao, malaki din yung part na ano kasi yung mga mabubuti, kukunin ko, yun yung pagsasamahin ko, mga ideas, at saka yung mga natulong ko sa internet, natulong ko sa magulang ko, natulong ko sa mga mentor ko, magagamit ko para maging successful ako tayo. Especially, siyempre, kay God, kasi, nagsimula din talaga ako, walang-wala ako, yun, as computer technician, ano din ako naging aggressive ako hanggang sa nakakuha ko ng mga customer, hanggang sa tinatawagin ako. Paano ko naalagaan yun, nagpabaya lang ako dahil siyempre wala din talaga. So yung natutunan ko, effort din ako manood ng mga video, manood, magtanong sa mga kalalaw. Kaya siguro pag dumating yung time na nagtagumpay ako, totally sa mga experience ko sa mga naging trabaho, maano ko din, magagamit ko din yun. And magiging siguro mabait din ako ang tao. Kasi yun lang yung goal ko na makaangat sa buhay. And then magkaroon din siyempre ng inspiration o kasama sa buhay na magpapasaya ng buhay ko. Ang hirap kasi pag wala kang inspiration. And then siyempre, yun lang naman and for the vlog, it's your story. So, yung masamang pangit, mabuti, wala. Big Ivan, pabuti yun sa may aking channel. Hindi porque born again ka o ano man ang sektang kinaaniban mo, ano, then mo makikilala ang tunay na ugali ng tao sa pera. At saka yung taong na lumalapit sa'yo, nangangailangan, tapos may aasahan sa kanya, hindi mo naman siya maasasahan. Sa pera, makikilala mo ang tunay na ugali ng isang tao. Yun. At dyan mo din maasahan yung tao na kapag ano, yung bagong basta ano may mga ganong klaseng ugali ng tao talaga. So, may kuripot, mayroong mabait, mayroong mapaitan tao, may kunwari, mayroong maasahan, mayroong ganun talaga. So, yun lang naman for the vlog is your story. Sa video nito, yung masamang kawan, mabuti wala akong pinag-aiba yung kapag po sa mayroong channel. But, ang mahalaga, kahit na, ay magpasalamat ba yun sa buhay? Ayan. Hindi naman porque nakalala mo yung taong ganun ang klaseng ugali. Meron pa yung tao, kakasalan mo ka na mas mabuti. Ano lang, balance lang. Kasi kung may masama, may mabuti, may masama. So, yun lang naman. Ang mahalaga ay marunong kang sumakay o ano, sumayaw sa tugtugin. Pero ako nun, hindi ako ganun klaseng tao eh, parang sa akin kasi pag nanaw ko, lumalayo ako. So, yun lang naman for the vlog as your stories. Bye.